Good day mga ka-lifestyle, once again, Marky Lifestyle, nagbabalik. So for today's video mga ka-lifestyle, meron lang po tayong lilinawin ng konti about sa online lending application. So napakaganda ng topic natin ngayon, sana subaybayan natin ang video na ito hanggang dulo. Okay, huwag po tayong mag-skip, maraming salamat. So bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share, subscribe, at pag-hit na rin yung notification bell lang, sigayin man-notify po tayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin. So ngayon, simulan natin. So ito po yung mga nilinawin po lang natin na palagi po nakikita sa mga comment section natin, okay? So, nagtatanong sila, bakit na-hit daw sila sa NBI? So, ang sinisisi nila is ang loan application nila or online lending application. OLA. Nilinawin na po natin, wala pong kinalaman ang OLA sa bakit na-hit kayo sa NBI. Okay? 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 Kasi po, baka maraming kapangalan na lumabas, that's why na-hit ka sa NBI. So, wag po nating isisisi ang ating utang dahil wala pong kinalaman ang online lending application. Okay? Huwag po tayo magpapaniwala sa mga ibang vlogger dyan. Sa ibang vlogger dyan, na puro negative na lang yung sinishare. Okay? Sinasabi nitong vlogger na to na magbayad daw tayo dahil posibleng makulong tayo balang araw. Posibleng hindi daw tayo makakuha ng credit card. Posibleng hindi daw tayo makaloon sa mga bangko. Posibleng ma-hit daw tayo sa NBI. Mali. Negative ka talaga, madam. So, kung nanunood ka, sana mapanood mo itong video na to. I-share nyo nga ito doon sa imbis na mag-share ka ng magagandang idea kung paano ma-handle yung stress na dala ng online lending application, puro negative yung sinishare mo. Ha? Anong klaseng tao ka, madam? Red. So, sana naman magbigay ka naman ng kahit konting pag-unawa sa mga biktima ng online lending application na gaya ko. Okay? Kasi, sa totoo lang mga ka-lifestyle, napakarami ng mga na-stress na de-depress ngayon. Kasi, nadadagdagan ng kanilang online lending application. Kasi nangungutang sila sa ibang online lending application para itapal sa isa. So, hindi nila namamalayan na dumadami na yung kanilang mga online lending application at hindi na sila nakababayad. So, hindi naman natin sila masisisi mga ka-lifestyle. Dahil gawa na rin siguro ng kahirapan. Hindi naman ibig sabihin na hindi tayo nakapagbayad is magulang na tayo. Okay? Nagkataon lang talaga mga ka-lifestyle na yung pera na inutang natin sa kanila is na short at pinangkain natin sa ating pamilya. Hindi naman natin sinugal, ginaming lang, painuminom lang. Kumbaga yung pera na nakuha natin sa kanila is pinangtustos natin sa ating pamilya. Okay? So, ito po yung palagi kong sinasabi sa mga ka-lifestyle natin na na-stress na, na-depress na. Relax lang po tayo mga ka-lifestyle dahil wala po talagang nakukulong sa small claim debt, okay? So sana ito po yung palagi nating isipin, okay? So kung na-stress na po talaga kayo, huwag nyo na pong dagdagan ng inyong online lending application dahil mas lalo kayong malulugmok. Okay? So, yun lang po yung suggestion ko. So, linawin ko lang ha. Walang kinalaman ang lending applications kung bakit na-hit ka sa NBI mga ka-lifestyle. Okay? Wala po talaga kinalaman. Actually, hintayin lang po natin ng 2 to 3 weeks ang NBI is maki-cleared ka na kung wala ka talagang kaso. So, yun lang. God bless sa ating lahat mga ka-lifestyle.